Hello mga guys, ulit nandito ulit tayo kanina. Tapos tayong kumain kanina. Hindi natapos ang pagkain kasi dumating si Madam. Kailangan daw maghugas ng alaga ko ng kamay. Dala ko ng tubig yan ng panghugas doon sa sabon. So, hindi ko natapos yung pagkain ko. Tinapong ko na lang. Kasi ayaw ko ng ano, yung alis ako tapos mabalikan ko. Ngayon po, ano, nandito tayo sa gamo para sa aking alaga. Ayan. Sobrang daming gamo. Nahirapan na ako kung paano. Kasi sa tuwing pupunta kami ng Adan, sa tuwing pupunta kami ng hospital, binabago yung mga gamot, binabago. Ito na ngayon daw ang ibigay. Yan, itong ganito. Nakalista dito. Ito yung sulat ng doktor. Para akong ano yun. Sabi ko na, minsan pag nainis ako ba, sabi ko, ano, sinasagot ko yung amo ko. Sabi ko, sarado pa yung pinto kasi marinig akong, ano, chichismis ko sila. Kala mo nakaintindihin. Yan po ang, ayan nga po. Dapat talaga mayroon akong headset. Minsan pag naiinis ako sa kanila, tulad na yun, sabi ko sa kanya, sabi ko lang kayo, ano, minsan sinasagot ko pag yung medyo, ano, talagang may tupak din minsan. Sabi ko, madam, I'm not sister, kasi yung nurse tawag nila dito sister. Sabi ko, hindi po ako sister. Pinirmahan kong kontrata is DH. So, sabi ko sa kanya, ano bang meaning ng DH? Sabi ko ganyan. DH is a domestic helper. So, yung tulungan kayo sa mga hindi nyo kaya gawin. Natawa. Ang trabaho ko ay yung mga trabaho sa loob ng bahay na hindi nyo kaya gawin. Pero lahat, hindi nila ginagawa. Hindi tulong yun. Ngayon po, ang nangyari, ito po, yan, mga gamot. Ang nangyari, ganun nga. Sabi ko, masyadong namuri po, nakalibre sila. Kasi sa sobrang talino ko, namimimorize ko yung mga gamot ng kanilang nanay. So, sa 4 na taon ko nga naman na pagpag-service yun sa alaga ko. Bawat kimbot ng matanda ang hahanapin ang pangalan ko. So, minsan, napapansin ko yung mga anak niya si Celos. Tulad kahapon, nang galing kami ng hospital. Ay, pumunta pala. Alaga ko yung ano, guantes, yung gloves sa ano. Kasi ano eh, tanda na, alam niyo na, matanda, hindi na masyadong maano ng maayos niya. Ang katabi niya yung anak niya, yung lalaki, tawagin niya ako. Ngayon sabi ng anak niya, atin, mula kami. Yung training niya na mag-ano, siya na magtrabaho sa trabaho ko kasi nag-away kami sa akin dahil sinabi ko na tapos na ako ng 2 taon. So, kailangan ko ng dagdag. Ati ni si Yada Shweya. If there o ma-if there. Ati o lala. Sabi kong ganyan. Sabi niya ba naman sa akin, la? Bal. Sabi mo naman, diretso yung tanong. Sabi ko, baba, anong it niya sa nakalasa? Eh, anong gawin? Ati ni si Yada. Ikder o maikder? Bali, wala lang siyang sinagot. Ate o maate? Ate o maate? Sabi kong ganyan. Sir o lala? May sir o lala? Sir o lala? Sabi kong ganyan. Kumbaga pwede o hindi. O kayang ibigay o ano ba yung Arabic na yun? Kaya niya ibigay yun pa o hindi? Sabi ba naman sa akin sagot? Sabi ko kasi, sir, ano tawag yan? Ano pagkasabi ko? Ate o lala, sabi ko, ibigay mo o hindi?
Ate, wala lang. Ang sagot mo naman sa akin, lock. Sabay tumalikod. Bastos. Walang respeto. Sino ba naman ako? Ako ay isang kadama lang. Diba? Ganon sila. Babatalan ng mga tingin nila sa mga katulong katulad ko. Pero, hindi ko naman naramdaman yun. Kasi, lumalaban ako. Hindi sa sakitan. Sa mga... Binisin ko yung mga alagad ko. Kasi kung ano yung bagong binigay ngayon dun sa ospital, iyon ang ibibigay daw. So, itong mga ito, tatanggalin ko dito sa box. At dito na siya sa plastic ko nila siya at ibukod muna. Ibukod muna sila. Kasi hindi siya pwede ngayon. Yung mga hindi nakalista ngayon. Yung mga hindi nakalista sa ngayon. Yan. Yung mga wala dito. Yan, tinik out ko na. Yung mga bigay bago ngayon. Yun na yung ibigay ko araw-araw. So, ang hirap. Kasi yung katulad niyan, nakalista dito sa listahan. Ano daw, 60 grams. Ito is 60 grams. Tapos nakalagay 10 grams. So, ang nakalagay isang araw o isang piraso. So, paano ko gagawin yun? Tinatanong ko, bakit 10 yan? Tapos yung 5 grams lang yung nilagay doon sa listahan. Di, ibig sabihin, nos at kalakalahati. Tapos sabi ng kanya, ito ano, ano, ibigay mo araw-araw rin. Tapos ko naanuhan ako, nahirapan ako talaga sa ganito. Hindi po basta-basta pong mag-ano, magiging nurse. Opo. Sana po. Ayan, ano, ididigpit na yung ito. Kasi may ano po yun, diabetes ko yung alaga ko. Ayan. Magkasama kami sa kahit saan. Ay, ito yung ano niya. Nag-insulin pa siya. Ayan, tinanong kanina ng doktor. Tinatanong yung anak niya kung ilang unit ang binibigay. So, sumigaw pa yung... Kasi, iniwan ako sa labas eh. Sumigaw pa yung anak niya. Tinigawan pa ako. Halika na. Ilan daw yung binibigay ko sa nanay. Yung sinabi ko. Ito siya. Tinigil nila itong last month. Hindi nila ito binigay. Naghinto ng isang buwan. Balik na naman iyan. Ayan po. Ilalagay ko lang yung sinasalpak dyan. Ito po yung ano. Yung sinasalpak dyan na yung gamot. Tapos yun. Ito po. May number siya kung ilang unit yan. Ilalagay po. Para, uy. Kailangan naka-zero. Ayan. Pero ganun. Tapos pag ini-inject ko na siya, biglang ano ba? Biglang siya ano ba? Saan? Biglang siya sisigaw. Ito yun, oh. Prepare ko na ito para mamaya. Ito siyang inaano dito sa loob. Ginagano sa loob. Ayan. Tapos minsan, pag ako ang nag-inject sa kanya, minsan kasi yung ano, yung ginagamit mo na siya, tapos biglang mag-ganyan. Tapos sabihin niya, shy, shy, dahan-dahan lang daw. Tapos sabi niya, bakit yung iba nga yung ang gawa mo? Matisa lang, sabi niya. Sabi ko, araw-araw sa'yo, ginagawa, nagre-reklamo ko pa. Natural, sabi ko, ano talaga, matulis yan, kaya ano, masakit talaga, may karayong bang hindi masakit, sabi ko sa kanya. Ito po yung ngayon niya. Diyos ko, sabi ko na sa kanya pag nagagalit ako. Nagagalit ako, kasi nagagalit siya. Sabi ko, dandaan ka lang sa mga salita mo. Huwag kang sumigaw. Huwag kang sumigaw, sabi ko, kasi pag-uwi ako ng Pilipinas,
pumunta ng Pilipinas, baka hindi tatagalin yung magiging kapalit ko sa laro. Sabi niya, alam mo kung ano saan ko, marami ba katulong? Sabi ko, adere. Oo, sabi ko, madaming katulong kung kasi marami kayong pera. Pero ang tanong doon, magtatagal ba ng isang buwan kung ganyan ang pag-uugali mo? Kaya sabi niya, mani sukol daw. Sagutin ba naman ako, mani sukol? Wala daw akong pakialam. Di ba? Ang bait talaga naman. Sagutin ko ba naman, mami, suko? Ang bait talaga si Madam. Ayan na. Ngayon, nahilo din sila sa gamot na nanay nila. Ito yung panadol. Kapag sumakit ang ulo. Ayan. Ito naman po yung ano, araw-araw po yun. Tinikanan ko siya ng ano. Ito po yung blood pressure. Yan. Paputi na lang, pipindutin lang. Hindi na yung ganun-ganun. Ayan. Tinikanan ko siya ng hindi na lang automatic siya. Pag tinabit mo na siya, pipindutin mo lang siya. Nam! Yan, tatawag na naman ako, guys. Kaya't akong boses. So, ito naman po yung sa dito. Ayan na po. Sabi, tatawag na ako.